mag-aral ng ano, maninig nyo rin syempre, of course, yung yung side ko. Ginawa ko tong live din na to sa YouTube ko para din naman, kasi yung iba alam ko din naman na hindi naman nakakapanood sa Facebook, so dito din ako nag-live. Yung post, na-post si Unicorn ng ano niya, ng video niya about dun sa bakit naghiwalay si Tony tsaka si Rob. Tapos sa kanya niyo malalaman lahat, etc. Kino-confirm ko po na totoo po yun. Totoo po yung video ni ano ni Unicorn. Pero kulang. Kulang. Dun sa pinakahuli, dun na siya nag-focus eh. Dun na siya nag-focus sa pinakahuli na nangyari. So, para lang hindi masyadong mabango, tsaka hindi ako masyadong laging kontrabida dito sa harapan ninyong lahat. Hindi yung laging napaka-epal lang ate ko, etc. Ganon. Gusto ko lang din malaman ninyo yung ako. Pasensya na kayong maingay kasi sinabi ko naman sa inyo nagre-renovate dito ng bahay. So, nag-ano lang din ako. So, ito na nga, sabihin ko, alam to ng closest friends namin. Umpisahan ko na lang sa... Umpisa pa lang talaga, nagkakaroon ng problema si Rob sa pakikialam ko sa relasyon nila. Pag hindi ako nakikialam, lagi silang lost sa isa't isa. Maraming beses na pwede kayong maghiwalay dahil sa ibang bagay na ako nagpapabati sa inyong dalawa. Maraming beses na gumawa ka ng mali. Pero still, lagi ko sinasabi sa kapatid ko, dahil ba sa mali na yun, itatapon mo na lahat ng mga years ninyo na magkasama. Pwede naman natin siyang mabago. Pwede naman natin siyang kausapin na huwag ganito, huwag ganyan. Okay, direktahin ko na lang para hindi na wala na masyadong sugarcoating. Maraming beses ako nagsabi sa kapatid ko na pwede pang mabago yung ugali niya na naging sakim siya sa pera. Nag-away tayo sa Valenzuela nung lumipat tayo. Sabi ko sa kapatid ko, hindi ko na kayang i-take. Hindi ko na kayang i-take yung ganong klaseng ugali niya pagdating sa bahay. Oo, hari siya. Kung sino yung hari ng kapatid ko, ginagawa ko ring hari. Hindi ko lang na ma-take na yung mga panahon na lagi kang nakasumbat, hindi mo naman pera. Pero sabi nga ng kapatid ko, ate, pera ko, pera niya, kasi mag-partner kami. Ganon. So, okay, sige, respeto pa rin. Lagi ko pinagsasabihan lahat ng tao sa bahay na isa lang naman ang rule eh, na nandito sa bahay para na lang sa kapatid ko, pakisamahan natin si Rob. Yun lang ang sinabi ko. Yun lang din naman ang titiisin natin. O yung word na tiis, kasi yung tiis na yon ako, I can be real. All the time, pagdating kay Rob. Pero yung ibang tao, hindi. For example, kay Vince na lang. Nakasuot ka ng maraming alahas. Ang sasabihin mo, oh, huwag kang dumikit sa akin, mahiya naman yung mga gold ko sa'yo. Ilang beses ko sinabi sa kapatid ko, yung pagiging mayabang niya, please naman, kontrolin mo. Papagalitan niya, ipapahiya niya, one time, ganun, etc. Pero, laging nauulit. So, may time na nandun kami sa Valenzuela, nasasabihin niya, alam mo guys, etc. Ano eh, alam nyo guys, na nalulungkot lang ako. Ang saya-saya namin kumakain ah. Sasabihin mo na, alam nyo yon yung pera, etc. Kung saan napupunta, kung ano lang eh, sa totoo lang naman, kung selfish ako, si Tony lang naman, at si Tyrone niya, ako. Yung sabihin mo na yon na nandun ako sa harapan ng lahat, well, pinaliwanag mo naman na para lang din yung sa iba, nilalahat mo lang na gano'n para hindi nila ma-feel. Hindi dapat gano'n. Kasi ate ako eh. In the first place, wala ka sa panahon na akong sumusuporta sa mag-ina na yan. At wala ka sa kalingkinan ng mga ilang taon kong sakripisyo sa mag-ina ko na yan. Pero still, hinayaan ko. Nag-away tayo, gano'n. Gusto mo silang dalhin sa Ilocos. Gusto mong tumawag sa nanay mo na yung bahay na gusto niyong bilhin, etc. Ipangalan sa nanay mo. Sabi ko lang, may time pa na gusto mong bumili ng lupa sa ganyan. Teka, wait.
Ako naman si Teka, wait, may mga utang pa kayo. May mga kailangan pang bayaran. Kapag natapos nyo na to, tsaka na lang kayo ulit magbayad. Or kumuha ng bagong bayarin. Kasi ang kapatid ko lang naman din ang kawawa. Especially, lagi ko sinasabi sa kapatid ko, kapatid, mahina pa ako ngayon. Hindi kita kayang suportahan sa kung ano man yung kaya nyong kunin. Pagkatapos nun, ang ending, ikaw lang ang magsasuffer, hindi ko pa kaya sa ngayon. Lagi ko sa kanya sinasabi yan. Kaya ako lagi nagiging epal. Na gusto niya, ayaw niya akong kasama sa bahay kasi alam ko naman na kapag sinabi mo, gusto ko itong bilhin, mami, gusto ko itong ganyan-ganyan, etc. Support sa'yo kasi nung time na naghihirap, kasama ka naman. Magkasama kayong lahat. Magkasama kayo lagi. Pero every time na nag-aaway kayo at ginagawan mo ng kasalanan si Tony, lagi siyang nakapatawad sa'yo. Lagi kanyang pinapatawad. Wala akong pakialam kung pangit ako, Aldrin Bornik. Edi huwag kang manood. Maraming beses akong nag-guide na sinasabi ko na Rob, huwag ganyan, huwag mayabang, etc. Huwag ano. Kasi, ano eh, lahat ng mga taong dinadown, inaangat ng Diyos. One day, baka isang palyan sa pamumukha mo. Ngayon, yung dinadown mo na tao, yun tuloy. Doon tuloy na fall yung mahal mo. Pagkatapos, sabi ko noon sa lamesa, ayoko na, putang ina, salamat. Gumanon pa ako, salamat na lang sa lahat. Aalis na lang ako, lalayas na lang ako. Tinayo ko pa si Odi. Kasi hindi ko na matake yung time na gigisingin mo yung asawa ko ng madaling araw para ipagtimpla ka ng Diyos. Tiniis ko yun. At alam mo yung sinabi ko yun sa'yo sa Las Piñas nung sumabog ako. Lahat ng mga taong ginawa mong boy, lahat ng mga tao, kahit ako pinagsilbihan kita, uuwi ka na lang, maayos na lahat. Kasi gusto mo yung ligpit ko. Pero okay lang, kasi lambing mo yun sa akin eh. Okay lang, kasi yun lang din naman ang kayo kong i-offer nung mga panahon na yun. Ang punto ko lang, mula umpisa na lagi namin tinatago sa social media yung kung anong klaseng ugali meron ka sa bahay. Lagi namin kinokorek, pinipilit baguhin, may pagbabago pa yan, kaya pa yan. Actually, nagbabago ka after one month, babalik ulit sa dati. It got to the point na nasa Las Piñas tayo na kinausap mo si Anthony at saka si Jamie. Nag-open sa akin yung dalawa. Nagpunta sila sa bahay, ganun. Kasi nababother na sila. Okay na ngayon si Ate Marie. Ano, Anthony, gusto ko kasi, ano eh, maghiwalay na ng landas. Para tayo yung maghari doon. Kayo yung papalit sa kanya. Hindi nila ako mapapalitan kasi ako yung nagpalakita kay Tyronia at saka ako yung ate. Nabother sa akin yung dalawa na ang dami mong kasiraan towards me na nagbago ako, etc. Ganito, ganyan. Pagkatapos, kilala nila ako eh. Kilala ako nung dalawa. Tapos nung nagharap-harapan, dininay mo yung sinabi nila. Sabi ko kay Jamie Anthony, observe kayo. Nakikilala niyo yung partner ni Tony, mukhang okay naman din. Obserbahan niyo, ayoko sa akin manggaling. Naobserbahan nila. There was a time na yung tungkol dun sa pagkain, hindi ako maniniwala sa'yo dun sa explanation mo kasi nandun ako sa may dirty kitchen na rinig ko. Sabi mo kay Tyronia pag-uwi, oh, eto ha, itong binili ko para lang to sa'yo, ha. Huwag ka mamimigay sa susunod. Kung hindi, hindi na kita pipilan. Who are you to tell that? Pera ng nanay yun, pera ng bata yun. Lagi yung flex ng flex, ang laki ng pera ni Tyro niya sa ganito ganyan, ganito ganyan, ganito ganyan. Alam ko you tried. Alam ko you tried your best na maging provider. At ang sabi ko sa'yo, there will come a time na magkakaroon ka rin. Kaso lang, sa sama ng ugali mo at pag-degrade mo sa lahat ng mga tao sa bahay, ano nangyari? Ilang beses kang hindi na-aprobahan sa YouTube. Nung nandun na tayo sa Las Piñas, nalaman ko yun, sabi ko, wow, kapatid, sa lahat ng ano, merong isang tao na ang bait-bait ko, na nirilto kita lagi, Rob, na ang bait ko sa'yo lagi, nirilto kita, pero ganun ang isip mo sa akin, na mawala ako sa ano, mawala ako sa picture. At anong sabihin mo sa totoo lang na ikaw lang at si Tyronia at sana, you are not the father. Sorry. You are not the father. Okay? Dalawang taong ka pa lang noon nakapasok sa buhay ng kapatid ko, biglang ikaw na yung tatay.
biglang kapag sa social media aasikasuhin mo, biglang ganito ganyan, pero ang totoo, ako naman nag-aasikaso. Okay lang ba 'yon, ate? Hindi, sa panahon na 'yon, inasikaso mo siya, i-video mo. Wala namang masama doon eh. Ganun lang naman siya kasimple. Maraming beses akong naawa sa iyo. Sabi ko, "Rob, you need help and we are here. We are your family. Kung anumang baho mo, pwede natin ayusin 'yan. Just like kung anong merong baho meron kami, pwedeng ayusin." Ganun ang sinabi ko sa iyo. Pagkatapos noon, nandoon si Jamie Anthony. Saksi sila. Nagalit sila sa iyo. Bakit? Minumura mo yung asawa niya. Minumura mo yung partner niya. Tapos, i-degrade mo pa sila. Tapos nung nag-1M yung isa, hindi mo siya kinongratulate. 3 dates na, ano na. Tapos ayaw mo na sila, tama ka nga ate, ganito ganyan, huwag nakasama si Jamie Anthony, ganito ganyan, sabi ko. Sabi mo sa akin, nagsasalita ka pa sa ganun, hindi ako naniwala sa'yo. Ay, ang punto ko lang naman kay Jamie at kay Anthony nung time na yon, ang sabi ko, meron silang sariling mundo at galaw bilang mag-asawa. So, hindi natin yun pwedeng maano kapag kasama natin sila sa loob ng bahay. Sabi ko, kayong bahala dyan. Yun yung pinunto sa'yo nun. Pero sila nung inaano mo, nung nakita mo nung okay na yung dalawa, nagalit ka. Nagalit ka kasi akala mo itatago ni Anthony yung baho mo. Na tuwing nasa sasakyan kayo, anong sasabihin mo? Uy, nagandahan ako dito sa babae, ganito, ganyan, etc. Wala pang kahit anong issue. Nagpapantasya ka na sa iba. Eh, at hindi ko alam kung tinuloy mo ba yung pakikipag-usap mo sa mga babaeng pina-follow or tinitignan mo. Pero ano, pinatawad ka pa rin ni Tony. Ate, na-appreciate niya siguro yung ganda, na ano ganda. Ate, si Daddy Rob kasi yung kasama ko ng ganito, ganyan. Oo, pero ang isang tao, tandaan nyo, nababago ng pera. At ikaw ang ebidensya na nababago ka ng pera. Actually, may pera ka naman dati. Hindi ko alam kung ano lang ang nangyari sa'yo. Siguro dahil din na dumipende ka na ng sobra. I messaged your mom that time. And maayos naman yung mga sinabi ko sa kanya. Sinabi ko rin sa kanya na baklang-bakla na po yung kapatid.